Everyone, so and welcome back to my channel. So ang ingay ng aso nila, ma'am, kasi tinatahol ako. So dahil wala kaming lakad ngayon, maglalaba po tayo. Ingay ng aso nila, maglalaba po tayo. So kukunin mo natin yung nabahan. At the same time, lilinisin po natin dito. Actually, may dala po kaming ano kagabi. Maglilinis ako pagkatapos ko maglaba. Ito, yung galing po sa McDo. So kakainin natin ito mamaya, snacks natin for today's video. Hindi pa ako nakapagligo kasi nga po unahin ko muna itong labahan. So ito siya. Kunti lang naman. And ayan. Para pag week wala akong labahan. Yung yung white na basurahan, yan yung mga kinuha ko mga garbage doon. Sa ano. Gusto kasi ni ma'am na makatali yung buhok ko kaya ganyan siya. So yung tripod na iwan ko sa sasakyan, tapos yung sasakyan, sinakyan ng kapatid ni na lalaki. Yung buhok ko. So, ito po yung mga garden nila, ma'am, dito. Marami din sila mga halaman. At yung sa likuran po nila is, ano guys, sapa. Parang siyang sapa. Shhh. Ako din kasi sa araw. So, first, kukunin ko muna yung panggana. Oo. Kukunin ko muna itong... Kanina itong labahan, ma'am, kay mami yan. Labas na tayo. Bigyan ng aso kasi nga hindi pa nila akong bilala. Nagluluto si Maton. Gusto ko ko yung mga luto. Pero baka hindi nila magustuhan yung lasa. Kasi iba si yung, iba kasi yung timpla doon sa amin. Tres. Iba yung timpla doon sa amin. And. So. Yan yung lagay natin. Ayan siya. Nalaban na kasi wala na akong panty. Ang nadala kong panty, tatlo lang. Sabi nga ni mama, pag may pera daw ako, bumili daw ako ng panty. So, ito lang kasi yung panty. Ito lang ako maglalaba. Huma kong kagatin. Please, maawa ka sa akin. Ayan. Tapos dito tayo maglalaba. Ayan. Ganyan lang siya, oh. Diba? Ayan siya. Labada-labada for today's video. Ngayon kasi yung tripod ko guys. Saan siya talagay itong cellphone na to? Wait. Ay! May malaki palang ganito. So wait lang. Patayin ko muna. Guys, nakuha ko na itong ano ni mama. Yung mama ni mom. So wait lang. So yun, ito yung gagamitin natin kasi malaki. So yun kayo ilagay kasi yung tripod ko nga po. Naiwan dun sa sasakyan. So malilimutin kasi ako guys. Mukha ko talaga eh. Yun siya. Maglalaba tayo ngayon kasi ano natin ito i-washing guys, maliit lang naman. Sanay naman tayo sa mga ganitong gawain eh. Handahan lang magpapasa yung cellphone natin. Iba kong anuhin kasi friend yun tayo. Ito dagal hindi ito sa US, dala niyo yung dalawa. Sa amin mahal lang ito, 100 plus na ito. Diba? Ito lang yung dala niyo ito natin. Kasi wala kaming lakad, nandito lang sa bahay. And thank you so much kasi naka-experience tayo ng mga hindi natin na-experience before. Yung mga napapanood lang natin sa TV, na mga lugar. So ngayon napupuntan ko na especially dun sa Okada Hotel. Napaka, ano guys, malaking bagay, malaking experience din sa akin na nakapunta ko dun. Oh my God! Yung panty ko may dugo! Charis. May dugo yung panty. Kailangan ko nang bumili ng napkin. Charis! Baka may mga matanda na naman ng mga viewers na magagalit sa akin. Pati panty, ganyan-ganyan. Masayan lang tayo guys sa mga viewers natin. Be happy na lang tayo. Uy, huwag na tayo magseryoso sa buhay. Kasi baka, yun naman sila, ma. Mapapassion naman ako guys na pati panty. Ito na topic sa vlog. Ganyan, huwag na kayong ganyan eh. Ang atin lang naman, happy-happy lang dito eh. Hindi na kayo mag-seryoso. Ay, may downy dito. Okay. So, dadalhin natin pagkatapos natin maglaba. Ito yung trabaho natin dito guys. Tapos, tapos ako ng mga pinggan pagkatapos. Ay, maliligo na ako nito pagkatapos po nito guys. Para makatulog tayo, makapag-relax.
para mamaya kung may lakad na naman tayo is fresh, hindi tayo makatulog sa sasakyan. Kasi yun yung umuwi kami galing sa Okada. Kasi nga po, kwento ko na lang sa inyo guys yung nangyari sa amin sa Okada. Yung sa Okada kasi guys, hindi kami nakabunga-bunga talaga ng paglalakad kasi nga po, nawawala si kuya that time. Yun yung memorable experience kasi binaba man lang kami sa Fountain Fire, papabasa nun. Binaba niya kami doon sa entrance. Tapos, hindi na namin alam kung saan siya nag-park. So, alam niyo ba, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 kami naghanap kay kuya. Kasi ang laki pala ng Okada. Diba? So, nasa na yung cellphone ko. Tahol mga tahol yung aso eh. Okay. Nakain. Ito yung sabo na. Basta na yung cellphone ko na pisik-pisik ang tubig. Tama mo ha? Okay. Hindi, fine tayo. Yun guys, kaya sabi ni Ma'am, babalik daw kami doon sa Okada dahil yung experience namin doon is hindi maganda. Dahil nga po, alam nyo ba guys na hindi ako talaga mag-expect na makapunta ko sa Okada. Ganyan. Sino ba naman tayo para makapunta doon, diba? Hala, kulang lang yung pantina ko. Isa na lang yung kabuo. Ito po lang yung ano ko. So, dito kasi alam niyo po ba guys na yung mama ni Ma'am na natanda na guys pero sobrang lakas pa rin. Naglalaba pa rin siya, naglilinis. Ganyan. Sobrang happy nila. Shhh. Ikaw ba? Kaya sasabay ka rin sa so, guys, kapatayin ko muna yan, ha? Kasi ingay ng aso. Babalikan ko na lang kayo mamaya. Papakita ko sa inyo labas ng bahay nila. So, ayan na nga guys. Tapos na po tayong naglaba. And then, nilagyan ko po ng downy. So, binabad ko muna siya. Nandito muna ako ngayon sa labas ng bahay nila, Ma'am. Kasi yung gate, parang gate ba ata ito, may mga dahon. Kasi nga po may mga puno at saka halaman po sila, Ma'am. So, pinawalas-walasan natin habang inihintay natin na mabango yung ating damit para sampay natin, guys. So, ito po yung ganda pala ng kulay ng white. Or I think kasi nga po malinis siyang tingnan. And maraming salamat sa inyo guys. Dahil po sa inyo, nagpupursige po tayo sa ating pagvavlog. Sana po huwag nyo pong skip yung mga ads natin. Maraming salamat po. And then susulitin ko po yung mga time. Habang nandito pa ako ilang ma'am, kasi kumakawi na tayo dun sa Gusan Mars, is back to mga tubig. At makakahoy naman po ang ating makikita. So ayun guys, ang buhok ko, tingnan nyo, patay na siya. Kaya palagi ko na siyang tinatali ngayon. Kung nakikita nyo sa iba kong mga vlog, tinatali ko na siya kasi nga po, gusto ni ma'am na nakatali yung buhok ko. So, ayun po yung gate nila. And may mga halaman dito. Hindi ko lang kung saan yung galing yung ibang mga dahon na may mga puno pala sila. So, pag mahangin, is nakapunta yung mga, ano dito guys. Yung kapitbahay po nila ma'am, dito sa harap, is, ano po siya guys, yung apartment. Hindi ko sure kung apartment ba talaga siya, basta parang apartment siya. May mga bata din doon sa, pero nga po may ano sila ma'am, gate. So, hilin natin makikita doon sa likuran kung ano talaga ang kapitbahay nila. Apartment ba talaga siya or boarding house. Pero may mga bata naman, for sure apartment siya guys. And then ayun po yung mga iba pang dahon na kapunta na doon sa halaman nila ma'am. And doon naman ako sa likuran guys kasi doon sa may gilid kasi nga po tapos tayo dito sa harap. Dito naman tayo sa may gilid. So nagbo-voice over po ako this time dahil nga po ang aso maingay. So kailangan nating mag-voice over kasi para kasi may magrereklamo na naman na maingay, ganito ganyan. Pero thankful po ako sa inyo guys kasi yung mga sinasabi niyo ginagawa po nating motivation and para po ma-change po natin ang mga hindi po natin tama na ginagawa. And wag naman po yung comment na masakit naman po. And tumatanggap po tayo ng mga comment na yung maganda at positibo. Meron naman po mga negatibo na makakatulong sa atin pero hindi po yung medyo masakit na po talaga. And salamat pala sa mga nanonood, sa mga taga Manila na palagi nagko-comment. Maraming salamat sila Ate Luz. Shoutout sa inyo Ate Luz.
Ingat palagi kayo dyan sa Cebu. Maraming maraming salamat sa palagi mong panunood sa amin. Shout out na lang sa inyo dyan sa Cebu. And malapit na tayong makauwi, guys, sa Agusan and Mars. And nalulungkot ako doon, guys, kasi nga po baha na naman. As usual, palaging baha doon. And ito po, isang sinampay po ito ni Mami, yung mama ni Ma'am. So, ayan, ang init ng panahon dito, guys, sa Laguna. So, ito po yung sampayan nila. And lalagyan pa sana ng hanger, pero kunti lang kasi yung ano ko, guys, kaya hindi ko na siya na hanger. Binigyan ako ni Mami ng hanger, pero hindi ko na ginamit. Nilagay ko na diretso para pag ano ko, guys, pagkuha ko mamaya kapag tuyo na siya, is hindi na ako magtanggal-tanggal ng hanger. Ganun ako, guys. Nilagyan ko pa siya ng downy para mabango. Yung damitin yung sunod ko, yung first na lakad po namin na apat yung pinuntahan namin. And thank you kay Kuya at kay Ma'am. Pinashare nila ako ng bonggang-bongga. Sabi ni Kuya, so expensive daw ako kasi nakapunta na ako ng iba't ibang lugar. Hindi ako makapunta doon kung hindi dahil sa kanya. Kaya sobrang thank you so much ng bonggang-bongga. And yun, mamaya kunti, guys, kasi aalis kami. Mga alas 3 siguro ng hapon. Kaya siguro sana matuyo ito before mag alas 3. Para kahit iiwan ko siya, is kukunin ko na siya. Baka uulan, wala kami dito sa bahay. And then, ayan na yung isa. Kinuha ko din, guys. Kasi doon ko isasampay yung damit. Yung isa pang damit ko at saka yung ibang panty. Diba? So, ayan. Yung mga cellophane na nakasampay dyan, guys. Inano po yun ni Mami. Kasi magagamit pa siya. Diba? Magagamit pa yung mga cellophane na gaya ng mga... kung ano-anong gusto mong ilagay dyan, so malalagay mo, guys. Kasi nga po, very important talaga yung mga cellophane na yan. Kaya, hindi po yan ni Mami, tinatapon, diba? Mas importante pa yan, guys. Ang ingay na naman ng aso, diba? Kahit nag-voice over tayo, maingay pa rin yung aso nila, ma'am. Kasi nga po, hindi pa nila ako nakikilala, hindi pa kami close na mga aso nila. Kaya, tinatahol-tahol nila ako. Kahit maririnig na nila yung boses ko, tahol sila ng... tahol sa akin. Okay. Guys, tapos na tayo naglaba at nagwalis doon. Ayan, yun pa yung mga sampay ko, guys, doon. Mainit kasi dito. So, dadalhin ko yung dustpan kasi nga, tinisan ko yung ano nila, ma'am. Ang tawag dito, yung prayer room. Mayroon kasing prayer room sila, ma'am. So, doon tayo natutulog para magdasal tayo overnight. So, may wireless naman po dito. Ang ingay kasi itong aso na to. Hindi ko naman siya inaano. Ito. Mas na alam niya na takot ako sa kanya. Tahol ng tahol. Diba? So, magwalis tayo dito sa loob. Ito po yung prayer room nila, ma'am. And, ayan. Diba? Pinagawa ito ni ma'am nung nandun sila sa US. And, ito ko muna kailagay kasi yun yung walis ko. Kunin ko kasi nagwalis ako dito kahapon yung mga... kasi hindi ko nakita ito. So, ayan, guys. Magwawalis muna tayo dito sa katapos nito is, naliligo na tayo for this video. Para malayo kayo, guys. Ganyan dapat. Ayan siya. Ito yung mga putik dito na putik. Mga alikabok. Kasi kahapon, no? Pero kahapon ko, nagulas ako dito. Pero hindi ko siya na alis yung alikabok nga. Dahil hindi ko nakita itong ganito. Diba? So, sanay ako sa work. Dun sa bahay. Diba? Ito yung trabaho ko dito. Bubuksan ko lang kaya ito kasi mainit. Huh? Ano pala yung lamang dito? Harapan is apartment. Apartment siya, guys. So ngayon kasi maliligo tayo, magkaroon din tayo ng ating susuotin. Mag-andam. Yung mag-prepare. Kasi... ako kasi, guys, before ako maligo, magpipiro muna ako ng damit para pag tapos maligo is hindi na ako maghanap ng susuotin ko. Hindi ba? Wala sa dito kasi. Inayos ko naman ito kahapon dito, guys. Makaupuan, inayos ko na ito. So, kailangan na talaga kasi every morning, parang pumunta dito si ate, ata. Kailit, no? Si ate, na yung kapatid ni ma'am, nagturo pa rin siya dito sa Laguna, Santa Rosa, Laguna, high school. Ayan.
Nagpapahinga yung si Kuya kasi mamaya may lakad naman siguro kami. Ayan. Sa isang araw, ang dami namin pinupuntahan. Diba? So very blessed and thankful. Thank you so much, Lord. Dahil, ayan, naka-experience tayo ng ganito. Nakatag-abusan Mars, nakapunta ng Tagaytay, nakapunta na ng Okada. Sa ilalim ng mga upuan, kailangan nating lungkapin kasi doon ang mga alikabok. Kasi kapag may mga alikabok, doon titira yung mga lamok. Yung mga mosquito. So, kailangan kung malinis dito na, napakainit na eh. Pero doon sa ano nila ma'am, doon sa bahay talaga nila, malamig doon kasi aircon. So, ako naman, kapag malamig yung aircon, nagpunta ako dito. Sa tinutulugan ko kasi nga po. Ano guys? Madali akong lamigin. Pareha kami ni Kuya. Si Kuya Primo, madali din siyang lamigin. Pareha na pareha talaga kami. Ano ba itong mga alikabok na ito ang tagal mawala eh? Ikot-ikot lang tayo. Ayun guys, I hope na matapos na tayo sa work natin kasi napakainit na. Gusto ko na maligo talaga. Pagkatapos nito is mag-prepare ako guys. Na? Ano ko susuotin? So ayun guys, ipapakita ko sa inyo ang ano dito, yung kapitbahay na ma'am na parang apartment siya. Ano ba ito ilagay? Wait lang, dito ko lang muna siya. Ayan. Ayan po yung apartment na yan. Pag dito ako sa labas, ang ingay nitong aso nito eh. Ayan ang pag-alistin tayo dito. Wala kasing ano sila naman dito eh. Wala silang kasambahay. So kapag umalis na sila sa US, si ate na lang at saka yung mami niya ang maiwan dito. So si ate naman is medyo matanda na din. So kaya hindi na medyo maka-rinis dito. Ganyan. So hanggang nandito pa tayo guys. Pinapatayo nila itong ganyan oh. Para hindi masira yung balis. Dito. Yung isa para dito guys. Tingnan nyo, oh, may mga dahon kasi dito. Tingnan nyo ito. Ayan siya, mga dahon. Kukunin natin ito. Actually, nagwalis na si Kuya dito. Nagwalis na siya kanina. Guys, pinapawisan. Itong gusto ko guys, yung papawisan ako. Ayan. Tapos dyan ko lang siya ilagay. Kasi magwalis pa ako mamaya. Nag-relax mo tayo kasama niya. And, ngayon, papakita ko yung view dito. Kahit may aso. Papakita ko guys yung view dito. Ayan po yung apartment. Ayan, mataas yan guys. Mula doon hanggang doon. Apartment. Yan po yung bahay na ma'am. Dalawang palatag. And hindi ko ipapakita doon sa loob. Tapos ito yung ano nila. Oh. Kukunin ko rin din yun ha. Ito yung labas ng prayer room nila ma'am. And ito yung mga may ano sila guys. May Nara 3. Ayan po yung Nara 3. Binili po daw yun ma'am. Mga late 13 years na daw yan. Yung Nara na yan. At yun po yung mga halaman. Ayan, ang halaman. Kasi mahilig si ma'am sa halaman. Nasa US siya, pero may mga halaman din siya dito. And, yung aso sa... Ayan yung aso. Tapos ito, may duyan dito, guys. Tapos dito, merong sapa dito. Ay, hindi ko alam kung anong ginagawa ni nanay. May sapa dito, guys. So, dati daw, nababahaan daw dito or natutumpag yung lupa. Ayun po. Tapos sinesemento para hindi ma-landslide yung lupa. Kasi daw dati ito, nag-landslide. Tingnan nyo yung sa kabila, o. Oh. Diba? Sinesemento na din kasi nga po, nakukuha na yung lupa nila. Ay, may lapinig. Ginoo ko, mabangan taani. Ayun, o. Oh. Eh, may lapinig, guys. Alam nyo bang lapinig? Yung sakit mga gat. Sobrang sakit. Ayun, oh, may mga ganito nila, ma. Tingnan nyo dyan, oh. Nakukuha din yung lupa dati kasi nga po nagla-landslide. So, si ma'am, guys, siya yung is ginagastusan niya, pinapabalik yung lupa, tapos pinasemento para hindi na mawala yung lupa.
So ito po yung area nila, ma. Malaking space dito guys. Ito pinagawa din ito ni Ma'am, fountain, pero may kulang pa yan, hindi pa tapos. And yung bahay nila, tapos prayer room dito. Ay, yung mga balikbayan box na pinapadala na dito. Mga box na lang yan guys. Ito yung Nara, oh, laki na ng puno. Ayan. Nara 3. Dalawa yan guys. Mahal daw ito, maliit pa lang pagbili niya, pero ngayon malaki na. And sobrang ganda ng mga halaman dito. Doon ako nagwalis kanina. Ano yung bahay nila, ma'am? May bahay sila dito. May bahay din sila sa US. May wifi din sila. And then, ito yung prayer room. Ayan. Ayan yung mag-coffee ako dyan. So, ayan dito, guys. O, diba? May prayer room. Kung makasalanan ka, dito ka talaga palagi. Magpipray, ayan. Kukunin ko siguro yung basura na yan, guys. Kasi hindi ko alam kung saan ko dadalhin itong basura na to. Ayan. Basura. Ayan. Problem kasi meron namang ganyan dito. So, ini muna ako ng tubig kasi nga po, mag-ano na tayo doon. Diba? Diba?